Magandang araw po sa inyong lahat. Papakita lang po namin sa inyo paano mag-inuman ng mga pastor. Ayan, nandito po kami sa Calgary, Alberta, Canada right now. At ito po mga pastor, ito po ay pastor po ito. Assistant pastor po ito ng simbahan sa, hindi ko na po sasabihin kung saan. Ito po naman ay associate pastor. Ito po ay pastor ng Calgary. At ito naman po ay pastor ng dalawang simbahan na ngayon. Ayan, oh, hindi ko na po sasabihin kung saan. Ayan, so, saluhan niyo po kami sa aming pagiinuman. Ayan, at Stop! Ayan. Naalala ko lang nung araw, nung nasa Pilipinas pa tayo, mga pastor, meron tayong negosyong pinaplanong itayo nun di ba? Natanda mo ba yan, Pastor Ben? Tanda ni Pastor Ben. Tanda mo yan? Yung... Funeraria de Unida. Hindi yung funeraria, yung tsaa. Yung tsaa. Oo. Tawa-tawa. Di ba, yung sumikat yung mga herbal tea. Naisipang gawing tsaa, yung tawa-tawa. Oo, si Pastor Rico, tsaka si Pastor Rene. Oo. Gusto nilang gumawa ng tea. Ano pangalan ng tea? Yung sa tawa-tawa. Tawa-tawa tea. Yung... Yan. Dadalhin dito sa Canada, so kailangan English word. Oo, hindi na pwedeng tawa-tawa. Oo, kaya kinakailangan gawin English. Tea. Yan, tawa-tawa tea. Pag in English, anong magiging title natin ngayon? Magiging pangalan? Ay, di pan-panty. Dahil tawa-tawa, fun. Oh, di ba happy-happy tea? Oh. Dapat happy-happy tea eh. Ba't naman fun-fun tea eh? Pakit na walang tunog. Maganda. Ah, gano'n. Okay. Funny-funny tea. Oh. Fun-fun tea. Mindset kasi yun eh. Mindset. Binawa. Oh, no! Hindi, sabi daw nung mga... Doon kasi sa Palawan dati, merong mga hinahabol ng military. Saka mga taong labas. May isang church na puro tribo. Sa tribo, church. Ngayon, doon dumaan yung NTA. Nahabol ng mga military. Di nakalampas ang NTA. Pagdating ng mga military, tanong yung mga tribo. Sabi niya, dumaan ba dito yung mga NTA? May mga dalang baril. Sabi ng tribo, ay, oho! Ma, dito nga ho dumaan. Dyan ho ang pumunta. Tinanong ko kayo. Ano bang kalalaki yung dalambaril? Hindi nila malaman kung gaano kalaki. Siyempre, sabi nila, ganun ho ba kalalaki yung baril? Pagka ganito, 45 yan, 45. Sabi, ay hindi ho. Sige ho, ang dalang mga 46. Dito. 46! Malaki yung konti, mga 46 ako. Lalo na. Sa Negros, saka sa Cebu, ng mga ministro, sabi, yung mga palay daw sa, ano, sa Cebu, malalaki. Okay. Kapag ano daw, umani sila, yung mga dahon daw, kapag pumitas ka, kahit tatlo kayong sumilong, kapag umuulan, hindi kayo mababasa. Tindin laki! Yung isa si Bo, anong may dalang itak, hawak-hawak niya, hinahasa. Sabi niya, sa amin yung sa Cebu, ganito lang katataas ng palay. Pag may tumaas pa dyan, tatagpasin ko. Wow, mas malaki ka nila. Mas malaki yun. Saan? Mindoro. Pumunta nga kami doon sa... Lagot ka pag-awal. Sa Mount... Ano, Mount Sinai. Tama na Mount Sinai. Ay, maulan noon. Madulas eh. Lumabas ngayon yung mga limatik. Yung mga lintang, Lintang gubat. Lintang gubat. Dami na yung mga Kabitidos pastors eh. Sama si Pastor Rene, lahat kami. Takot pala yun sa, sa limatik. Si Pastor Soriaga. Pababa kami na. Nagtatakbo, pababa. Hindi kaya katawan. Nagpagulong-gulong ngayon. siyempre, mga sugat-sugat sa ganito. Sugat-sugat siya. Katawa? Mga ganito, nakakawa. Pagdating namin sa baba, nauna siya eh. Nagpagulong-gulong kasi. Nakita namin siya sa sulok, naghihingit. Nag-uwag-uwag-uwag.
Agoy! Ayan mga tropa, pinagtawanan pa. Hindi nag-ahag sa amin. Pinagtawanan. Hindi kami kinibo. Hanggang sa... Bumili kami. Punta kami sa ano, sa Batangas Pian. Hindi kami nakibo. Talagang seryoso kami dahil galit eh. Galit nga sa amin eh. Ano pagdating doon sa... Pagdating doon sa Pierme, naglalako ng ano? Panutsa. Panutsa. Doon pa pumunta sa likod ni Pastor Suryaga, eh, nagagda eh. Medyo sa mga loob eh. May sabi ba naman ang nagtitindi? Panutsa! Panutsa! Nagalit nga si Pastor Suryaga. Sabi, huwag nga dito magtinda! Eh di, ano? Eh di, ang tawa namin eh. Talagang hirap na hirap yung tawa namin. Eh ngayon, nung meron doon sa ano, nung tumigil tayo sa... Eh bakit nagalit? Bakit nagalit sa panutsa? Eh siyempre, panutsa nga eh. Si Pastor Suryaga ay walang buhok. Tagaytay. Pagbukas na pagbukas na nga eh, dali na may mga nagbaba. Yung sa mga ano. Pagbukas agad na may lalo na mga titira ng panutsa. Panutsa! Panutsa! Wala rin. Yun lang. Nari din. Sa ano naman? Nakarap nga po kay Sir Pugaw. Yung mga bahay nila, yung matataas ang silong. Kasi yung kasilya sa taas, di ba? E di, punta yung misyonaryo, sabi nung ano, saan yung washroom? Sabi, doon daw sa taas ng bahay, may butas. Tapos, yung mga baboy nasa ilalim, yung pala yung mga baboy nakaabang. Hindi, ganun talaga sa Mindoro. Nakaabang. Ngayon yung isang ano, yung isang misyonaryo, hindi na siya umabot sa loob ng bahay. Nandun siya sa labas, doon siya inabot. Inabot na daw. Eh sabi, saan ako pwedeng pumunta? Sabi, the whole outside is the washroom, sabi. So punta siya sa likod ng isang puno. Meron din pala mga baboy na nakapawala. Ang sabi namin, bakit ang tagal ni ano? Ni pas bab din yun. Bakit ang tagal bumalik? Sinahanap namin. Nung makita namin, nas nakatungtong sa mga ibabaw ng puno, may stick. Sinasawa yung mga baboy po pala yun. Inaabangan siya. Inaabangan ng puwet, ha? hindi nga raw matuloy-tuloy. Eh, doon masarap kumain ng ano, lechon. Alam mo, may karanasan ako dyan. Na-invite ako na mag-speak sa isang church anniversary sa Mindoro. Kasama sila, Pastor Dick? Oo. Mga mayayaman yung kasama ko, mga milyonaryo, no? Eh, nakita ko, umaga pa lang, ba yung mga mangyan, nililitso na yung baboy. Okay. Native eh. Yo, kasarap na. Ikaw, nakita ko kamo, no? Kaya, nagsasermon ako, kasi ako yung speaker, iniisip ko na yung lechon. Sabi ko, naku, matapos na sana agad yung pananambahan para makakain ng lechon. Eh di, nung natapos na nga yung pananambahan, nagkain na kami, naku, sa harapan namin, tinatadtad ng mga mangyan yung lechon. O kain ako, siguro mga kalahating kilo, may baka isang kilo na kain ko lechon. Hindi ako kumain ng kanin eh, talagang puro lechon ang kinain ko. Nagtataka ako, yung mga taga Maynila, hindi kumakain. Yung mga kasama ko, yung mga kasama ko na pumunta doon, na sa Rojas yun eh, sa Rojas, Mindoro. Ako lang ako kumakain. Sabi ko, ba't hindi kayo kumakain? Sabi, Pastor, ano yan eh? Self-supporting. Sabi ko, anong self-supporting? Pala, ang tawag nila doon sa baboy na yon, yung kinukwento ni Brother Robert kanina, ay self-supporting. Yung pala yung mga baboy na nakaalpas na ang kinakain nila, yung mga bumabagsak doon sa ilalim ng bahay ng mga mangyan. Sinasalo ng mga baboy. Kaya ang tataba ng baboy. Healthy yun. Ano yun? Organic. Bigyan na ng loob ng matigyan. Baboy. Organic! Ano ba tagal yan? Sinigang na baboy! Ang abong baboy, organic! May kasama manok naman. hindi yan self-supporting, ha? Paddy? Paddy De La Cruz. De La Cruz? Na-assign daw siya doon. Ano ba yung sa Laguna, yung malayo nilalakad? Ano lugar yun? Piela! Hindi! Sa Laguna? Hindi, Laguna. San Pablo? San Pablo? Hindi, yung isa pa. Santiago. Oh, yun. Na-assign daw siya doon. Meron daw siyang member na mga ilang buwan ang hindi nasimba. Dinalaw niya. Eh, nakatira pala sa Bukid. Kaya pala hindi nasimba, nagtanim ng kalabasa. Mga kalabasa, inilagaan. Eh, dinalaw. Tama-tama, panahon ng harvest. Lalaki daw ng kalabasa.
Lalaki? Eh, nabati daw niya eh. Lalaki ng kalabasan niyo. Ah, pastor, gusto niyo ba? Binigyan daw siya, dalawa. Eh, di ba matanda? Eh, di napakabigat. Eh, dadaan pa siya sa pilapil eh. Sabi niya, habang buhat niya yung pauwi, naisip niya, ba't ba nabati-bati ko ba itong kalabasan? Pahirap sa akin to. Di uwi siya. Pawis na pawis siya eh. Dumaan pa siya sa mga pilapil. Di para siya ng tricycle. Binagsak niya na lang doon sa barandil niya, doon sa likod. Di, sabi ng driver, pastor, ayusin na natin, baka bumagsak. Sabi ni pastor, di na, kaya mo na siya. Binagsak na dyan. Sa isip-isip niya, mas gusto ko nga mawala yun. Kabigat-bigat daw. Di, yan daw, tricycle. Eh, malubak. Nalubak ng malaki. Bumagsak yung dalawang kalabasa, pagkalaki-laki. Ay sabi ng driver, pastor, bumaksa kalabasa niya. Sabi doon ni Pastor Buddy, yan na, sige, diretso na. Diretso na, at wala na ako dala. Sige, diretso na. Di tigil sa doon sa ano, sa paradahan. Bayad siya. Maya-maya ay may miyembrong dumating, naka-tricycle. Sabi, pastor, yung kalabasa. Diyo, mahulo. Bakit, pita naman doon sa dalawang malaki kalabasa. Nahihabol pa. Gusto raw mawala to, eto pa rin to. Sabi lang, honey, eto, meron ako kalabasa, dalawa. Sabi daw ng asawa, baka isa, ihampas ko pa sa mga. Alay natin. Hira kalabasa yan, no? Yung ano, di ba mahilig yun sa ano, papapagaling? Oo. May healing ministry yun, healing ministry. Para si Kibuloy.